Okay, atin nung pasyalan, itong atin nung kantita, itinayo. Nahinawa ka ng aking kapatid, Mr. Connie. Hi, bagay ka naman. Morning, Connie. Ano yung tingnan niyo, tita? Mayroon po kaming short order. Pansit, iba't ibang klase ng pansit. Yung lumpiang sariwa po natin, na specialty ng buksi, everyday po yung pwede mo kami ng order. Kasi ngayon po magluluto po kami ng batchoy at hanggit. Nagdi-deliver kayo? At may merienda din po. Nagdi-deliver din kayo ng ano? Pwede po ang delivery. Message na po kayo nung maaga. Eh, paano kung medyo malayo-layo ng content? May delivery po. Outside na dito ng San Francisco. Okay, ito po yung kanyang, yan po yung kanyang mga merienda. Pinananatili ho dito yung kalinisan, tapos nga po, ay, lagi ho natin itinuturo yan. Cleanliness is next to godliness. Ito naman yung aking pamangkin, napakaganda yan. Mahiyaan din po sa, camera, oh. Tubig po. Oh. Tubig sa galon. Ito, kailangan kasi. Yan. Masipag din siya. Kami yung ditong family ay partners pagdating nung sa business na meron nung kami. Sa atin nung catering, sa atin nung business na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ito yung lugar natin. Dahil tayo po ay may stool, kaya silang tampo dito at galing pa sa Mindoro. Kanilang titinda. Ayun, sinisika po natin na malinis yung pagkain na atin yung inaalok sa tao. Yun po ay lagi natin sinasama sa prayer. Ayun po, maraming po salamat. At salamat sa Panginoon sa patuloy na biyaya na pinagkakatiwala sa ating Panginoon. Hindi lamang po kami kumikita, bahagi sa ating ministry ay yung ating pagtulong doon sa ating kapwa. Meron tayong tinutulong ang mga senior citizen, meron tayong tinutulong ang mga PWD, at mga bata. At yung ating isa sa ating ministry na ating gagawin itong taong year 2024. Ay yung pong atin yung pagtulong do sa mga taong tinutulungan din yung kanilang mga sarili do sa kanilang mga hanap buhay, kung paano yung konting puhunan. Hello, sister baby! Konting puhunan na meron sila. Kapag sila marunong silang gumastos ng tama na hindi sobra doon sa kanilang mga kinikita, at yung kanilang natitira ay naidadagdag nila itong puhunan doon sa kanilang kasalukuyang business. Isang araw may kakayanan yun na lumago. Tanggal po yung bisyo, tanggal po lahat ng bisyo na makakasama una sa ating katawan at nakakaubos ng mga biyaya at papala. At yan po yung ating itinuturo na mahalaga ho na naiintindihan ito na maraming mga maliliit na negosyante na kung atin nung iipunin yung mga bisyo natin, kung tayo po ay bago pa lang nagsisimulang magbisyo, sabihin natin mga 5 years na tayo nagbibisyo, meron tayong hindi natin maiwasan yung paninigarilyo,
hindi natin maiwasan yung pag-inom ng alak, hindi natin maiwasan yung pagsusugal, hindi natin maiwasan yung minsan yung mga bisyo na karami yung mga lalaki na isasama doon sa bagamat may mga asawa na ay yung mga pambababae. Kaya kung atin tutuusin yung mga nagastos natin, eh baka milyonaryo lang tayo. Kasi karanasan ko din po yan, no? Ako'y wala pong pagkakailala sa Panginoon. At salamat sa Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tayo makapagsimula na. Huli, ano? Tinuruan tayo ng Panginoon, ipinaunawa sa atin yung kahalagahan bilang mabuting katiwala ng Diyos. Kaya pinupuri natin ng pinasasalamatan ng Panginoon na bigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos sa for almost how many years, ano? Na hindi ko nagampanan yung tungkulin ko sa aking mga kapatid, sa aking buong pamilya. Ngayon, no, kami yung magkakapartners na sa business na mayroon tayo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi lamang tayo po ay nakakaranas ng pagpapala. Nakakaranas din tayo sa biyaya ng habag ng ating Panginoon. Nagiging instrumento tayo bilang dalhin ng pagpapala para sa marami tayo. Kasi Pastor Philip, aking kapatid na katuwang natin doon sa business sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At ito pong lahat ng ito ay yan po ay biyaya lang, ano? Tulong lang ng ating Panginoon. Pagkatiwalaan din tayo ng Panginoon ng school. At hindi ho ganun kadali na magsimula ho sa pagtatayo ho ng isang maliit na negosyo. At hindi ho kami nagmamadali. Kami po ay tinuturuan ng Panginoon from glory to glory kung paano maging mabuting katiwala as assistant teacher ka. Ito naman si Teacher Babes, ang ating kapartner sa school na ito, sa iyong guro. Ang ating mga tinutuwan mga bata. Hello, God bless! God bless! Ano ako po, bless na yung mga God bless, God bless. Parang nawala na yung ano nyo. Ito pa ano ko. God bless you. Ano po yung mga estudyante natin. Ano po yung dito sa school na pinagkatiwala sa atin. Ayaw, balikin din. Kaya ho natin ito sineshare kasi ho, napakalaga po ngayon yung values. Ano, meron tayong mga itinuturo mula po doon sa salita ng ating Panginoon. Na kapag ito'y natandaan ng mga bata, na ipamuhay ng mga bata, malaking bagay po ito sa kanila. At malaking bagay din ito sa mga magulang. Ito po yung bahagi ng school. Yan, yun po yung bagong gawa. Inihahanda ho natin yung susunod na pasukan. Ito po yung ating lalagyan ng kulungan ng mga manok. Kasi dumadami na po yung ating yung mga manok. Ito po yung lugar. At mamaya hong pahapon kami ay pupunta dito sa Los Baños at kami magtatanong ng yung kabuti para meron itong mailaman dito sa kasi karami nilalagyan para yung mga refrigerator na sira
At yun ay mapapakinabangan din. Then ay pwedeng ilagay yung pagpapatubo ng kabuti. O ganun lang po. Ito ay atin hong inaayos ng mabuti. At alay ko sinasabi, ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, maging mabuti tayong katiwalaan ng Diyos. Kapag tayo pinagkatiwalaan sa maliit na halaga, pagkakatiwalaan din tayo ng Diyos sa malaking halaga. Ang nagpo-promote, hindi tao. Ang nagpo-promote ay ang Diyos. Ang tao kami, instrumento lang. Doon sa mga empleyado na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. To God be all the glory. We love you and God bless you all.